Susubukan kong ipaliwanag sa'yo ang lahat ng DL codes at halimbawa ng sasakyan na pwede mo lang imaneho. Parehas lang ba ang DL codes o driver's license codes sa restriction codes? O kailangan mo pang magdagdag ng bagong DL codes bago makapagmaneho? Sa loob lang ng 10 minuto, ilatag na natin ang lahat ng DL codes. Ang mga bagong driver's license codes o DL codes ay A, A1, B, B1, B2, C, D, BE, at CE. Talakayin natin isa-isa ang lahat ng DL codes. Unahin natin ang DL code A. Ito ay para sa mga motorsiklo. Kabilang dito ang lahat ng uri ng motorsiklo sa bansa. May motorsiklo ka ba? Ito ang para sa'yo. Magbigay tayo ng mga halimbawa. Halimbawa dito ay ang Raider, Rouser, Aerox, Smash, Skydrive, Mio, PCX, ADV, NMAX, Barako, at lahat ng low displacement na motorsiklo. Kasama rin dito ang lahat ng high displacement motorcycles tulad ng mga big bikes na Dominar 400, Ninja Series, Z1000, X-Max, CBR Series, Vulcan Series, Harley Davidson, at Versys Series. Lahat ng manual, semi-automatic, at automatic transmission ay dito kabilang. Again, kung may motor ka o nagbabala ka palang kumuha ng motorsiklo, DL code A ang kailangan mong kunin. Next, DL code A1. Ito ay para sa lahat ng uri ng tricycle. Tricycle meaning tatlong gulong. Lahat ng motorsiklo na may sidecar ay dito kabilang. Simple. Ngayon, ano pa nga ba ang halimbawa nito sa Pilipinas? Lahat ng uri ng cargo tricycles at electric tricycles tulad ng Bokyo ay dito kabilang. Ngayon, kung nagbabala kang pumasada o bumiyahe, bukod sa kailangan mo ng DL code na ito, DL code A1, ay kailangan mo rin magkaroon ng professional driver's license. Okay, di ba tinanggal na ang classification ng driver's license kung professional ba o non-professional ang hawak mo sa harap ng lisensya? Check mo ngayon yung sayo. O, di ba? Wala na siya. Pero hindi ibig sabihin yan na tinanggal na ang sistemang ito. Sistema meaning yung klasifikasyon ng pro at non-pro. Makikita mo pa rin ang professional at non-professional classification sa likod ng lisensya. O, di ba? Hindi nakakalito? Well, magpasalamat tayo sa LTO. Dahil ang ginawa nilang code ito at nilagay nila sa likod para mahirap basahin. At tanging itong nakakalitong infographic lang na ito ang magpapaliwanag para rito. Ayos, di ba? Anyway, mapunta tayo sa DL code B. Ang DL code B ay para sa mga kotse. Lahat na magagaang kotse tulad ng sedan, hatchback, SUV at ibang pickup ay dito kabilang. Ano pa nga ba ang halimbawa nito? Halimbawa, Nissan Versa, Kia Rio, Honda Civic, Toyota Corolla, Honda Accord, Nissan Altima, Toyota Avalon at Dodge Charger. Ilan lang yan sa mga halimbawa ng sasakyan na nasa ilalim ng DL code B. Kasama din dito ang mga luxury cars tulad ng Ford Mustang, Audi A5, Porsche Boxster, Mercedes-Benz CLS at BMW X6. Kung meron ka niyan, ito ang kunin mo. Ngayon, natatandaan nyo ba yung birthday gift ni Manny Pacquiao sa anak niya? Ang Chevrolet Corvette. Dito rin yan kabilang sa DL code B. Paano naman yung mga hatchbacks? Yung mga klase ng sasakyan na katulad nito. Dito rin kabilang yan. Ang Kia Picanto, Suzuki Celerio, Honda Brio, Suzuki Espresso, Mitsubishi Mirage, Suzuki Swift, Chevrolet Spark, Mazda Hatchbacks, at ang sikat na Toyota Wigo ay dito kabilang. DL code B pa rin ang pinag-uusapan natin, ha. Medyo malawak kasi ang sakop ng DL code B dahil ito ay para sa mga 8-seater vehicle na hindi lalagpas ang bigat sa 5,000 kilograms. Sa ganitong pamantayan, maraming klase ng sasakyan ang sakop niya. Okay, again, kasama na rin dito ang mga SUVs. Example, Ford Everest, Nissan Terra, Chevrolet Trailblazer, Mitsubishi Montero, Toyota Fortuner, MUX, at Ford Expedition. Saan nga ba kasama ang Lincoln Navigator ni Kong TV? Dito pa rin yan sa DL code B.
Anyway, kung nagpaplano ka bumili ng kotse o kung may kotse ka na nabanggit ko, DL code D ang dapat na driver's license code na meron ka sa iyong lisensya. Ang sumunod ay DL code B1. Ito ay para sa mga van at jeepney. Lahat ng klase ng van ay dito kabilang, tulad ng Nissan Urban, Photon View Series, Hyundai Starex, Toyota Hiace at Hiace Super Grandia, at syempre yung mga van ng artista, ang Hyundai H350 at Ford Transit. Lahat rin ng klase ng jeepney na sinasakyan natin dito sa Pilipinas ay dito kabilang. Ngayon, kung ikaw ay may van, naupa ka ng van, o kung gusto mong bumili ng van o jeepney, o kaya naman ikaw ay van driver o jeepney driver, ito ang kailangan mong DL code, ang DL code B1. Sumunod, mapunta naman tayo sa DL code B2. Ito naman ay para sa lahat ng light commercial vehicles na nagdadala ng goods at pang-business. Ang halimbawa nito ay Mitsubishi L300, Kia K2500, Hyundai H100, Suzuki Carry at Super Carry, Suzuki APV Utility Van, at Photon Grator. Sumunod, ang DL code C. Ang DL code C ay para sa mga heavy commercial vehicles. Ang mga halimbawa nito ay mga Class 7 at Class 8 trucks. Siguro nakakita ka na ng cement mixer, dump trucks, fuel trucks o fire trucks, yung mga heavy semi-tractor o refrigerated vans, o simply container trucks. Ang tawag dyan ay Class 7 at Class 8 trucks. Ang mga malalaking sasakyan na yan ay kabilang sa DL code C. Ngayon naman, mapunta tayo sa DL code D. Ito naman ay para sa mga pampasaherong bus. Lahat ng klase ng bus na makikita mo sa Pilipinas ay dito kabilang. Ibig sabihin, ang mga bus drivers ay merong DL code D sa kanilang lisensya. Ang DL code BE at DL code CE naman ay para sa mga articulated vehicles. Ito yung mga sasakyan na may pivot joints. Dugtungan, kumbaga. Madalas, dito sa Pilipinas, yung malalaking container trucks ang halimbawa nito. Ito yung mga halimbawa. Ngayon, ang pinagkaiba lang ng dalawa ay timbang. Ang DL code BE ay para sa mga light articulated vehicles. Ang DL code CE naman ay para sa mga heavy commercial vehicles.